Magandang araw, ito si Mart EB Bawalan. Ang ipapakita ko naman sa inyo yung simpleng clip, no, na medyo nakakatawa sa ating Cornel Busita, na kung saan medyo may sinabi siya tungkol sa kape. At higit sa lahat, ang nakaraang karanasan ng ating Cornel Busita nung siya'y biglang nawala sa serbisyo at kung sino ang nasa likod ng pagpapahirap sa kanya, paninira sa kanya, at kung sino ang nakalaban niya. Ngayon, kahit naramdaman ng ating Cornel Busita na mahirap tibagin ang mga nakapwesto noon, kahit gumagawa ka ng kabutihan, eh ang ating mabutihing Cornel Busita ay patuloy pa rin sa kanyang advokasya. Tinuloy niya yon, mga kalodi, mga karides, dahil alam niya tama ang kanyang ginagawa. Hanggang naging congressman siya at naging kasapi ng one party list, no? One rider party list. Ang ating Cornel Busita, tuloy-tuloy pa rin sa kanyang magandang ginagawa sa ating mga ka-riders para tulungan, supilin at pigilan ang mapang-abusong mga policeman, enforcer, na halos lahat ginagawa ng paraan para sa maling paraan para kumita lamang. Itong sa ating Cornel Busita, hinding-hindi nagbago. Yan ang nais natin sa Senado. Yan ang kailangan natin, no, sa pamahalaan. Ang taong may puso, makamasa, at higit sa lahat, binibigay ang katarungan sa mahihirap. Pinaglalaban ang karapatan. Yan ang natatangi sa isang senador na dapat makagawa ng magandang batas, no, para sa ating mga ka-riders, sa ating mga buy and sellers. Kasi wala pong nagkaroon ng advokasya, no, na makikita natin na gumawa na kagaya ng ginawa ng ating butihing Cornel Busita. Kaya para sa akin, sa susunod na eleksyon, tulungan po natin si Cornel Busita na maging number one. Kasi alam naman po natin, Verdet pula lang naman ang maglalaban dyan, eh. Sila lang naman po ang may kakayanan. Pero ang ating Cornel Busita, tayong makamasa, tayong mga ka-riders, isulong natin ang pangalan na yan sa Senado. Sama-sama tayo. Kung maaari nga lang, no, kunin siya ng ating presidente. Dahil may isang leak naman na seat na wala doon, ano, yung umalis, yung kapatid niya. Sana nga naisip ni PBBM, no, na isama siya, no, sa pwesto sa kanyang mga napiling senador. Pero ganun pa man, hindi tayo magbabago, hindi tayo titigil para ipromote ang nag-iisa't natatanging Cornel Busita para sa Senado. Ito, halina, panoorin niyo po, mga kalodi. Masama ang kape sa tao. Kahit po? Yes. Nakakapangit ito. Magsakin ka ng katingin. Ako, hindi mag-advise sa inyo kung hindi ko na-prove. Ang totoo niyan, gwapo ako dati. Dati, nasobrahan sa kape. Sabi nga ng iba, ako daw ay namumuliti ka kasi naka-video pa. Doon sa hindi nakakaalam, RD, police pa ako, tumutulong na talaga ako. Nasa active service pa ako, ginagawa ko na ito. Nakasuhan nga ako ng MMDA, eh, dahil dito, eh. Alam mo, sabi nung isang official ng MMDA, retired ka na, Busita. Huwag ka nang makialam. Sabi ko, ibig palang sabihin, dahil retired na ako, kahit mali ang gagawin nila, wala akong pakialam. Sabi ko naman, eh sa pagtulong naman, eh wala naman sinabi sa batas na pag-retired ka na, hindi ka na pwedeng makialam, no? And hindi ito trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang, RD, yung advocacy.
Kasi sino naman ang magtatanggol doon sa mga nabibiktima ng maling panghuli? Wala naman. Nung nasa active service pa ako, madalas akong tumawag dito sa Cebu. Hindi pa ikaw ang RP. Nakikipagtalo pa sa akin, nagmamatigas. Na parang andating, ba't ako nakikialam? Eh sabi ko, kaya ako'y nakikialam, kaawa-awa yung nabibiktima nyo. Gawin nyo ng tama yung trabaho nyo. Ba't ako makikialam? Makakapagod. Nag-e-entertain kami ng tawag 24/7. Eh siyempre, kung maisaayos to, maganda ang pagtingin ng publiko sa LTO. Mababago yung sistema.